Guys, welcome again to my YouTube channel, The Chef's Table Tour. Again, I am Chef M, your personal chef in this channel, and my kitchen is your kitchen. Again, guys, today is ituturo ko sa inyo kung paano naman i-measure yung ating itlog sa mga baking products natin. Let me say yung recipe mo is nagre-require siya ng 1/4 cup na egg. So, normally, ang mga recipe naman is nagre-require yan ng, like for example, 1-piece egg, 2-pieces egg, or 1-cup egg, parang ganun siya. So, paano nga ba natin i-measure yung ating itlog kung ang nire-required na recipe mo? Or like for example, ang isang recipe is masyado siyang madami para sa'yo. Kung baga parang nagtatry and error ka lang. So, ang gagawin natin is kapag nagtatry and error ka, nililessen mo yung amount ng recipe mo. Let me say, yung isang buong recipe is dinidivide mo siya into 3. Parang ganun. Or dinidivide mo siya into 2. So, ibig sabihin, kalahati lang yung gagawin mo dun sa recipe, yun, dun sa total recipe mo. So, kunwari is mangangailangan ka ng 1/4 cup na egg. So, ang iba is nako-confuse sila kung paano nila i-measure to. So, all you have to do, guys, is, of course, babasagin mo yung itlog. And then, definitely, guys, kung bago ang itlog mo, makikita mo magkaiwalay ang egg yolk at saka egg white. So, para makuha mo yung nire-required na recipe, all you have to do is scramble mo siya. Kailangan na well-scrambled yung procedure na gagawin mo, guys. Kailangan naghalo yung egg white at saka egg yolk. And then, after that, guys, dun pa lang natin siya i-measure. So, kailangan magkahiwalay na magkahiwalay siya. And then, dun pa lang natin siya i-measure, guys. So, katulad ng sinasabi ko, kailangan natin ng 1/4 cup egg. So, ayun siya. So, dun natin siya itatransfer. So, still, meron ka pa rin sobra na itlog. Ngayon, magkaiba ang procedure. Like, for example, guys, sa procedure ng recipe mo is nagre-require lang siya ng 1/4 cup egg yolk. So, ibig sabihin, kapag binasag mo yung itlog, definitely, isi-separate mo yung egg white doon sa egg yolk. And then, i-scramble mo ulit. Guys, i-scramble mo ulit yung egg, lahat ng egg yolk na nakuha mo, and then, doon ka palang measure. Kasi, kapag hindi mo in-scramble yan, like for example, nagbasag ka ng 3 itlog sa bowl mo, and then, minessure mo na siya per piece na itlog. Guys, meron pa rin siyang space. Hindi mo makukuha yung exact, yung accurate measurement through cups niya. So kailangan scramble mo yung egg yolk and then doon ka pa lang magme-measure. Ngayon, let me say ang requirement naman ng yung recipe is 2 cups egg white. So ang gagawin natin ngayon is kakailanganin mo ng 3 container, guys. Definitely, guys, this one is really important kapag nag-separate ka ng egg white at saka ng egg yolk. Kakailanganin mo ng 3 container. So, isang container para sa egg yolk, isang container para sa egg white, and then isang container para kung saan mo binabasag yung itlog. So, ang ibang ginagawa nila, isang container lang. And then, after nilang nabasag lahat ng itlog, guys, is doon nila kinukuha sa kamay nila yung egg yolk, and then doon pa lang nila transfer sa ibang mixing bowl or sa ibang container, which is for me is really wrong, guys. Kasi like for example, binasag mo lahat yung itlog sa isang mixing bowl and then naka 150 pieces ka na. And then yung pang 151 pieces mo, guys, is sira pala yung itlog or bulok yung itlog. And then nabasag mo na siya and then nahalo na siya doon sa good quality ng itlog mo na 100 pieces. Definitely, guys, lahat ng itlog mo is nadamay na siya doon sa bacteria or microbio na meron yung bulok na itlog. So, kaya nga, I suggest, huwag tayong tama rin sa pagpiprepare. Gawin natin yung tamang procedure, which is yung 3 container. So, isang container kung saan mo binabasag yung itlog, and then isang container para sa egg yolk, at saka isang container para sa egg white. So, kada basag mo ng itlog, guys, you have to separate already yung egg yolk, and then ilalagay mo doon sa container niya, and then itatransfer mo na rin yung egg white doon sa isang container. And then, another procedure, magbasag ka ulit, same procedure, hiwalay mo yung egg yolk, and then hiwalay mo yung egg white. So, that is really the proper procedure na ginagawa sa pag-process ng mga itlog ingredients sa ating procedure sa mga recipe. So, katulad ng na-mention ko, guys, uulitin ko lang, kung ang recipe mo is kakailanganin niya ng 1 cup egg,
Ang gagawin mo lang is magbasag ka ng itlog and then all you have to do is scramble mo siya nang mabuti. And then after mo na-scramble, doon ka palang magbe-measure. Pero kung ang hinihingi ng recipe mo guys is 1 cup egg yolk, ang gagawin natin is i-separate mo. After mo binasag ito yung itlog, i-separate mo yung egg white at saka egg yolk. And then lahat ng nakuha mong egg yolk guys is scramble mo siya. And then, doon ka palang magme-measure. Same procedure sa egg white naman siya. Pero definitely guys, kapag egg white lang ang kakailanganin nila, hindi na tayo mag-i-scramble. Kasi ang egg white is very liquid siya. And then, mabigat ang texture niya, definitely guys, is magpapabla na siya. Ang mangyayari kapag in-scramble natin yung egg white, is magpupomi siya. So, instead na kakailanganin mo ng mabigat na texture ng egg white, na 1 cup, ang mangyayari is magiging foamy siya. Sorry. Magiging foamy siya and then lalagpas na dito sa cup mo yung measurement mo kasi may mga bubbles na siya. So again guys, huwag natin i-scramble kapag egg white ang kakailanganin. Alright? Ayun guys, so maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and share the videos and like. And of course, don't forget to click the bell button for the personal notifications. Ciao!